notification bell beside the subscribe button. Watch for the next video. Mga karilis, nandito ngayon tayo sa pile cap o pier column P470 or P470T na kung saan ay tapos na po yung kanilang pier column at nag-start na po sila ng scaffolding para po dito sa kanilang pier head at ito naman po ay pier 471 na kung saan ay in-strip po ongoing yung kanilang reinforcement para po dito sa pier column. So ito po ngayon ang status ng ating swampy area na kung saan ay ongoing yung mga activity rito tulad po ng sheet piling, installation of rebars for pile cap, pier column and pier head, yan po nakikita ko ninyo at siyempre yung extraction of sheet piles na yan po nakikita po ninyo. Ito po yung tinatanggal po nila. So now ito po yun ay para po sa pile copy for 7-3 at ito naman po yung nakumpleto na nila ng mga pier columns and pier head na kung saan po ay nakapuksina rin sila ng kanilang pier head activities dito o pier head casting at ito po yung status ngayon dito. Medyo marami na po ang activity nila rito as of now at medyo marami na rin silang natatapos na mga structures tulad po ng pile cap, pier head and pier column na kung saan po ay yan po nakikita po ninyo yan. So ang although continuous pa rin po yung kanilang board pile drilling and board pile casting dito sa area ito at yan po ay kung sa unahan na nakikita po ninyo na may mga drilling rigs na nakikita po ninyo, yan po yung mga activity po nila rito tungkol po sa board pile drilling. So ayan po, ito naman po yung mga pier columns na natapos nila at ongoing pa rin po yung iba na kung saan po yung nakikita po ninyo ay nakabubukas pa lamang po yan yung pier column P481 na kung saan po ay nabuhusan po kahapon at yan naman pong next pile cap ay yung pile cap P482 na kung saan na yung going palang excavation o yung structural excavation dito po sa area ito. So medyo matagal-tagal pa po ang kanilang construction dito po sa area ito. Excuse me po. At marami pang activity na gagawin po nila. But as of today, yan nga po ay tuloy-tuloy pa rin ng kanilang paggawa dito po sa area ito. Ulitin ko po, ito pong area ito ay yung pinaka-swampy area na kung saan po ay dito po dadaan yung construction o yung railway construction na gagawin po dito sa area ito. At medyo mahaba-haba din po ito from 428 up to
5005. So medyo mahaba-haba po yan. At medyo matagal din po ang kanilang paggawa dito po sa area nito dahil na po medyo may kahabaan din to. Yan po mga ka-release ang latest update dito. At gaya na sabi ko, ito pong area nito ngayon ay continuous pong hanggang drilling activity o pile cap drilling dito sa area nito. So ngayon po nakikita po ninyong mayroong crawler crane. Excuse me po. At yung pong pump creep na nakita po ninyo yan ay ungoin po ang kanilang pagbubuhos nitong board pile. So yan po mga ka-release at kaya yung nasabi ko medyo magkatagal pa ang gagawin nila dito sa yan ito. At doon naman po sa unahan yung pong nakikita natin drilling rig ay yan po yung dinidrill nila yung board pile na P490 yung area na yan. At doon naman po sa nahan ay yung pong excuse me po, nabuhusan nila kahapon na pile cap which is P494 na kung saan po ay kakatatapos lamang po ang pagbuhos nila kagabi. At ito naman po sa harap natin, ito yung pile cap P491. So medyo matagal-tagal po ang activity lang dito sa area ito. Kaya po nakikita po niya yung tinatawag na polymer tank. Kaya po nakikita po niya na bumuga. Kaya pinagamit po niya sa board piling para po magkaroon ng gandang yung pinakaloob ng board pile ay hindi po magkaroon ng collapse or whatever. At yan nga po, yun ang purpose ng polymer na yan. So ito po ay P492 and next is P493 at yung binuhusan po kahapon ay P494 P495 and 96, 97, 98 hanggang po sa P5 so 02 na nakompleto po na yung tatlong pier kulungan na pierhead po sa union. So ito po mga kalinis ang status dito. At gaya nung sabi ko, nagtagal pa sila ang kanyang paggawa dito sa area ito. At siguro sa mga ilang buwan ay pagka nakomplito na po ang area ito ay babalikan natin at kukuha tayo ng video para meron kayong update dito po sa area ito. Sapagkat kaya nung sabi ko, ang project po ito ay kaabang-abang at marami po ang makikinabang dito. Tulad po ng mga taga Bulacan, Pampanga at Karating Bayan ng Tarlac na kung saan po ay hinihintay na matapos ang proyekto ito dahil na po sa gusto nilang makita at makasakay dito po sa gagawin nating railway project na kung saan po ay instead of 3 hours or 2.5 hours ang kanilang pag-travel mula po rito hanggang dun po sa Maynila ay magiging isang oras na lamang po. So marami po ang kabang-abang dito at makikinabang dito po sa project na ito at
ayan nga po ay marami din po ang mga nag-aabang na makita at matapos at makumplito ang project na ito. Kaya yan po mga kariles ang ating may bibigay sa inyo na latest update dito. At babalikan na lang po natin ito susunod na mga araw at ano po ang development dito. Ayan po, at mayroon tayo pa muna nakikita ng mga drilling rig at iba't ibang equipment dito. At ito pong tinitingnan po natin ngayon, eh, yan po yung pinaka substation na kung saan po ay nagkakaroon po sila ng drilling activity at board pile drilling or board pile casting dito po sa area nito. Kung napapasin po ninyo, mayroon po silang nilalawad ngayon na reinforcement cage kung saan po ay ongoing po ng activity dito sa area nito. At yan din po ay ongoing din ng kanilang drilling activity sa pamamagitan po ng paggamit nila ng drilling rig. Yung drilling rig na yan, yan po yung binubutas nila yung lupa punta pa baba para po may magkaroon ng tinatawag na board pile. At ayan po yung pinaka-pundasyon ng pile cap. So yan po mga kalinis ang ating activity dito as of today. At kaya yung nasabi ko ay mabalikan natin ito susunod na mga araw para po mayroon po tayong update dito po sa area ito. So yan po mga kailis, at pansamantala muna natin iwan itong lugar na ito at babalikan na lang po natin susunod na mga araw mga kailis. Kailis, yung shoring support or pulse rock, ito pong launching gantry na kung saan po ay naka-erect sa pier 526. At ito po yun yung status ito, at titinitin pumalakan na naman po natin ito sa sunod ng araw. Go, tayo muna yung ito po ngayon mga kariles ang status dito ng kanilang delivery of segments. Ito po ay from pier 526 at titingnan po natin yung pinapagod po ng status na. So as of now, ngayon po nakikita po ninyo yan yung delivered segments or yung segmental box sa girder na kung saan po ay na-deliver na po nila. So ayan po, at medyo mahaba-haba po yung kanilang pag-stack nila ng kanilang segments na girder na kung saan po ay ito po ay somewhere in Santo Tomas area from pier 526. At ang pinaka-last nila na span ay between 5-11 to 5-10. So, yan po mga ka-release. Gaya ng masabi ko mga ka-release, ang proyekto po ito ay napakahalaga para po dito sa mga kababayan natin dito po sa probinsya ng Bulacan, Pampanga at ating bayan ng Tarlac, sapagkat ito ay makakatulong sa kanila at mapabilis ang kanilang pag-travel papunta Maynila. Instead of 3 hours or 2.5 hours ay may isang oras na lamang. So napakatulong po niya dahil yung travel time nila ay mabawasan ng ilang oras. So yan po mga kariris, ito po yung 5-10, 5-15. Ito naman yung old Pinar Station dito po sa Santo Tomas. At yung next
Colomaya. Yan po yung Pier Pulong. Dito po ay 13, 12, at 14, 13, next is 12, and ang last po ay 15. So ganyan po mga ka-release. Kung saan po ay nakapag-deliver na po sila ng kanilang segments. At ito po yung latest update as of today. Today is February 14, 2023. Kung saan po ay itong area na ito ay asupin ko po yung kanilang pag-deliver ng secret of box carrier. So, kung makakarinis ang latest update dito as of today.